Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Masipag naman ako, officer din naman ako, pero bakit walang asenso? Natanong mo rin ba yan sa sarili mo? Parang lagi na lang may cycle, paulit-ulit lang. Lagi ka naman pagod, ang sipag mo sa trabaho, nag-o-overtime ka pa nga, and then kulang ka pa sa tulog kasi gabi ka na uuwi, and then maaga ka na naman gigising para pumasok. So ano pa talaga ang kailangan nating gawin? Nag-iipon ka naman, pero parang hindi pa rin sapat, ang bagal pa rin ng progress. Meron ka namang tinatabi at nagtitipid ka naman. Saan ba talaga tayo nagkulang? May disiplina ka naman, pero parang may kulang. Ano nga ba ang kailangan nating gawin? Ngayon, ang pag-uusapan natin ang tatlong dapat gawin sa pera. Una, kailangan mong i-increase ang iyong cash flow. Kasi ang cash flow ang pinakapundasyon sa pag-build mo ng iyong strong financial foundation. Para sa akin, ang ating strong financial foundation, yan ang ating alkansya. Ang hirap mapuno niyan at matagal mapuno kung hindi natin uunahing i-increase ang ating cash flow. Ano nga ba ang cash flow? To simplify, ang cash flow ay kita minus gastos. So, ibig sabihin, pag sinabing cash flow, hindi mo pwedeng isipin na kumikita naman ako ng 25,000. Ang pinag-uusapan natin dito, sa 25,000 na kinita mo, magkano ba talaga ang natira? Kasi yaan ang iyong cash flow. Kasi pwedeng kumikita ka ng 25,000 a month, pero ginastos mo 25,000 a month din. So wala kang cash flow kasi walang natira. May dalawang paraan para ma-increase natin ang ating cash flow. Ang unang paraan ay bawasan ang mga gastos. Kapag ikaw ay nagtipid, kapag ikaw ay dinisiplina mo ang sarili mo, syempre, madadagdagan ng ipon mo, madadagdagan ng cash flow mo. Ang pangalawang paraan ay taasan ang kita. Ito naman ay magkaroon ka ng part-time business or part-time career. Kung ako ang tatanungin nyo, ano ba yung magandang paraan para ma-increase natin yung cash flow natin? Siyempre, maganda naman talaga na may disiplina ka kasi dyan din ako nagsimula. Pero mas maganda para mataasan natin ang cash flow natin, taasan natin ang kita natin. Magpalago tayo ng kita. Kasi ang hirap naman, 25,000 ang kinikita mo tapos sobrang tipid ka na, tatlo pa yung anak mo. So ang hirap naman mag-ipon pag ganun. So ang maganda, kung gusto mo makaipon ng tuloy-tuloy at malaki ang maipon mo, taasan mo ang kita mo. Ngayon, ang tanong, paano naman natin matataasan ang ating income or ang ating kita? Una, para tumaas ang iyong cash flow, dapat maganda ang internet mo. Kasi nga, nasa online na tayo at new normal na. Kaya napaka-importanting factor para sa pagpapalago ng ating income ay okay ang ating internet connection. Mag-invest tayo sa internet dahil marami tayong magagawa kapag tayo ay naka-online. Pangalawa, dapat may business ka. At mas maganda pa nga yan kung online ang business mo. Kasi nasa business talaga yung unlimited income potential natin. Dito talaga tayo makakapagpalago ng income natin ng mabilis. Kasi naman talagang pag tinanong mo ang mga empleyado, kahit mag-overtime ka pa at tumagal ka sa inyong kumpanya, maliit lang talaga ang iyong income at mahirap makaipon ng malaki. Kaya naman nung ako ay empleyado pa, full-time manager ako sa umaga at meron din akong ginagawa after 5 PM doon sa aking spare time. Kasi gusto ko talagang simulan ang aking business kahit part-time ko pa lang itong pwedeng gawin. Pangatlo, kailangan may skill ka at yung skill mo, patuloy mo yan dine-develop. Ilan sa mga pwede mong gawing skill ay ang pag-aral ng mga digital marketing. Again, online na ang ating panahon ngayon, kaya dapat talaga ay nakakasabay ka or nakaka-adapt ka sa pagbabago. At isa sa mga powerful tool na pwede natin gamitin ngayong online na ang ating mga activity ay ang paggamit ng Canva. Kagaya nitong PowerPoint na ginagamit ko, ginawa ko to sa Canva. Sa Canva kasi marami kang magagawa kagaya ng poster at ang presentation mo. At syempre, maganda na mag-YouTube ka rin. Maganda na mag-vlog ka rin. Kasi napaka-importante talaga na mayroon kang online presence.
Kaya naman kahit mga artista ay nag-YouTube na rin. Kasi nga, nandito na talaga ang powerful platform din na makakatulong sa atin para ma-promote natin ang ating negosyo or ang ating ginagawang career. So napaka-importanteng matutunan natin ang skill na to dahil again, ang tao mahilig yung manood. So mas maganda ay marunong kang gumawa ng video at content. Again, i-develop natin yung skills natin para tumaas ang ating cash flow at mas mabilis nating mapapataas or mapapalago ang ating income or cash flow. At pang-apat, syempre, kailangan meron ka ding magandang tool kagaya ng laptop. So, napakalaking bagay na ikaw ay may laptop para ikaw ay magiging productive sa mga ginagawa mo. So, ang natutulong ng laptop, syempre, kapag ikaw ay nag-represent online, gaya ng gumagamit ka ng Zoom, eh talagang magagamit mo tong laptop mo. And then, mas maganda yung presentation mo kasi mas malaki yung screen mo. At kung ikaw naman ay gagawa ng mga website or mga digital marketing, so mas madaling gawin yan sa laptop kaysa sa cellphone. So again, magandang tool ngayon ang laptop dahil nga online na talaga tayo. Again, number one, increase cash flow. Paano nga ba tayo magpapalago ng ating kita? Unang-una is mag-invest tayo sa internet. Pangalawa, magnegosyo tayo. And then pangatlo, improve natin yung skills natin. At ang pang-apat, mag-invest din tayo sa gadget kagaya ng laptop. Pangalawang dapat gawin natin sa pera ay mag-build tayo ng ating emergency fund. Napaka-importante talaga na meron tayong emergency fund. Ito yung laman ng ating savings account or ATM. Bakit nga ba kailangan natin ng emergency fund? Unang-una, kailangan natin to. Kung sakali man na mawalan tayo ng trabaho, meron pa rin tayong pondo na magagamit. Pangalawa, pwedeng meron kang sasakyan at kailangan mo itong ipa-repair. So, dun mo kukunin yun sa emergency fund. And of course, yung medical emergencies. Napaka-importante na meron tayong mahuhugot na pondo pag tayo ay nangailangan. At syempre, sa bahay natin, kung may kailangang ayusin, dun tayo kukuha ng pondo sa ating savings account. Ang suggested na amount ng ating emergency fund, ito yung dapat na laman ng ating mga ATM or savings account, ang 6 months to 1 year ng ating expenses. So again, kagaya na nangyari ngayong pandemya, kailangan talaga nating magkaroon ng extra money na experience natin na pwede tayong mawala ng trabaho ng more than 6 months. So for example, meron kang gastos na 25,000 a month, ang iyong emergency fund na kung 6 months yan, simulan mo sa 150,000, ipunin mo yan paunti-unti kada buwan at mas maganda kung 12 months ang laman ng iyong ATM or savings account para kahit 1 year kang mawala ng trabaho, makakasurvive pa rin ikaw at ang pamilya mo. Napaka-importante talaga ng emergency fund dahil noong 2019, yung kuya ko ay namatay. So siya ay nasa Cebu, kami ay nasa Manila, so kailangan naming lumipad papunta ng Cebu. So dahil kami ay may emergency fund, within the same day, kami ay nakapag-book ng flight papunta ng Cebu. So umabot kami ng 10,000 dahil the same day yung booking at syempre mahal yan pag gusto mo agad eh the same day yung flight mo. Kaya napaka-importante talaga na meron kang pondo na mahuhugot dahil kung wala, iisipin ko pa kung saan kami pwedeng mangutang. Buti kung may magpapautang pa. A week after namatay ang kuya ko, ay ang aking anak naman ay na-dengue. So another emergency sa aming pamilya. Buti na lang kami ay may naitabi, kami ay may pondo, kaya nung kailangan siyang i-admit agad, dahil ang dengue, critical yan. So, meron kaming nakuha. Again, napaka-importante na nakaredy tayo. Ayaw natin magkaroon ng emergency, pero hindi naman kasi natin masasabi yan. Kaya nga, emergency. Ang realization ko lang noong 2019 nang naka-encounter ako ng magkasunod na emergency, eh sabi ko, buti na lang meron akong ipon. Kasi kung wala, pro-problemahin ko pa kung saan ako mangungutang. At alam naman natin na pag-utang, eh may interest tayong kailangan bayaran. At hindi yan instant, dadaan pa yan sa proseso. Or kailangan mo pa maghanap kung saan ka uutang. Again, napaka-importante na emergency fund. Napaka-basic nito pero sobrang nakakatulong talaga pag kailangan natin to. Pangatlong dapat gawin natin sa pera ay ang investment. Dapat matuto tayo mag-invest. Yaan ang inaral ko noong 2012, kaya nag-attend ako ng may bayad na seminar para lang matuto kung paano magpalago ng pera.
Pag sinabing investment, simulan natin sa intangibles. Ito yung mga hindi nakikita. Kagaya ng income protection, or ito yung tinatawag na life insurance and healthcare. So, napaka-importante nito kasi ito, again, ginagawa natin para sa ating sarili. Kung sakali magkasakit tayo, may magagamit tayong card. At kung sakali naman na mawala tayo, ay yung pamilya natin may marireceive na instant money kung tayo ay may life insurance. Kaya tinatawag din ang life insurance na income protection. Sabi nga dito, ang protection, most people consider healthcare and insurance as an expense. Para sa mahirap, naku, gastos lang yan, ang mahal naman yan, hindi ko priority yan. Wealthy people consider healthcare and insurance as an investment. Ang layo na difference, no, ang mayaman para sa kanya, ang protection, ang healthcare at insurance ay investment. So, bakit ba kailangan tayo mag-invest sa protection or life insurance? Kasi nga, ito kinukuha natin if we love our family. So, kung ikaw ay breadwinner ngayon, pag ikaw ay nawala, ano mangyayari sa lifestyle ng iyong pamilya? Mag-a-upgrade ba? Dahil may instant money silang na-receive or meron kang life insurance? Or magda-downgrade at worst case, ang pinamana mo ay, or worst case, ang iyong naiwan ay utang. So kami ng asawa ko, may peace of mind kami kasi pareho kaming may life insurance, pareho kaming may healthcare, fully paid na yan. Kaya itong aking anak, something happens to us, hindi kami nagwo-worry kasi alam namin na yung future niya ay secure na. At pangalawa, pwede rin tayong kumuha ng mutual funds. Ang mutual funds, ito naman yung pinakabubong na ng ating financial foundation. Ibig sabihin, hindi natin priority pero maganda na mag-save din tayo dyan. Ang mutual funds, ito yung mga investment natin sa mga top corporations kagaya ng Jollibee, Ayala Land, Meralco, PLDT, BDO, BPI. So yan yung mga top corporations. So dito, maganda, ang iyong goal ay long term. At least 5 years, wag mong gagalawin ang investment mo. Kasi again, kaya nga long term to kasi nga, ito yung may mga risk pa sa simula. So, pwedeng lugi ka, lalo na pandemic. So, importante na, again, disiplinado tayo at ilalagay lang natin sa mutual funds yung mga willing tayong mawala or i-risk. So, again, kailangan tayo matutong mag-invest at maganda, simulan natin sa income protection and mutual funds kasi nga, kapag nangailangan tayo, ang maganda kasi pag intangibles, kagaya ng mutual funds, liquid yan. Ibig sabihin, for example, gusto mo mag-redeem or mag-withdraw sa mutual fund mo, within 1 week, mako-convert mo agad sa cash yan. And eto na yung hinuhuli natin, yung mga tangible, kasi nga eto na yung mga malalakihan ang involved na amount, like real estate, mataas na commitment na yan kapag may amortization ka. And of course, kapag nangailangan tayo, in case of emergency, kaya natin hinuhuli to at wag tayong tumodo dito, kasi nga eto hindi to liquid. Ibig sabihin, pag gusto mong i-dispose yung iyong real estate, hindi agad-agad yan. Hahanap ka pa ng buyer. So again, dun tayo muna sa intangibles and then pwede na tayo mag-invest sa real estate kagaya ng bumili tayo ng house and lot. So ano ba yung tatlong dapat gawin sa pera? Una is increase mo yung cash flow mo para mabilis mong malagyan yung iyong alkansya. Pangalawa, mag-build ka ng emergency fund para hindi naman mangungutang ka kapag ikaw ay nangailangan. At pangatlo, matuto tayo mag-invest para mag-grow yung ating ipon at ang ating pera. Then una, mag-invest tayo sa mga intangibles kagaya ng income protection, healthcare, life insurance, and mutual funds. And then, pag okay na tayo sa intangibles, proceed na tayo sa tangible assets kagaya ng real estate or house and lot. Kapag tayo ay nagde-decide pagdating sa financial, ang ating pinaka-guide ay yung ating pag-build ng strong financial foundation. So, ibig sabihin, huwag kang totodo sa investment, huwag kang totodo sa mutual funds, stocks, or real estate kung in the first place, hindi okay ang cash flow mo. So, babalik tayo dito sa pinaka-foundation. Simulan mo sa baba at taas. Again, ito yung pinaka-guide natin kapag tayo ay gagawa ng mga financial decision natin. Ang IMG, yan ang nakatulong sa aming mag-asawa para ma-build namin ang aming strong financial foundation. So dito, okay ang cash flow namin kasi ginagawa namin yung business as financial educator. Meron na rin kaming fully paid na healthcare. And then meron na rin kaming most 18
Ito yung may investment ka at may murang insurance. And then, wala kaming utang, meron kaming emergency fund, and meron kaming multiple investments sa mutual funds and stocks. Kapag sinunod natin yung tamang pag-build ng solid financial foundation, magkakaroon tayo ng peace of mind. Again, isa ko sa mga natulungan ng IMG, ito yung International Marketing Group. And maganda sa IMG, ang nagustuhan ko ay merong financial literacy campaign. So ang mission ng company ay makapag-educate ng 30 million families by the year 2030. At dito pa lang sa libro na to, sobrang marami ka na matututunan. Yung mga financial concepts dito, yun ang natutunan ko noong 2012 noong nag-attend ako ng may bayad na seminar. So dito sa IMG, tatlong ilang yan. Matututo ka about financial, and then kung gusto mo i-execute or gusto mo i-apply yung mga natutunan mo, meron ka ng access sa mga financial products at may benefit ka pa. At ang pinakamaganda yung entrepreneurship. Pwede mo rin gawin tong business as financial educator. So dito, nasa financial industry tayo. Actually, maraming benefit sa IMG. Nasa 48 na yan, kaya ang daming nagpapa-member. Again, matututo ka dito, may access ka na sa mga financial products, may discount ka pa. Kagaya ko, pwede ka rin maging financial educator dito. If you want to know more about IMG, bumisita ka lang sa bit.ly/IMG platform. At kung gusto mo mag-enroll online, 5,500 pesos lang yan kapag ikaw ay nasa Pilipinas, kapag international code or ikaw ay nasa abroad, around 8,000 to 10,000 pesos lang yan. So kung gusto mo pang malaman ng mga benefits, yung 48 benefits, nandito yan sa bit.ly/enroll in IMG. At pwede ka na rin mag-enroll dito sa link na to. At kung may question ka pa, pwede ka mag-message sa akin sa Facebook, Roan Celis Capistrano, ang messenger link ko, bit.ly/RoanFB. Ang makalaya sa utang. Usaping pinansyal. Magkaroon ng sapat na kaalaman. Matutong mag-ipon. Ang pinagpaguran. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Halagahan ang kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga minamahal natin sa buhay. Ako. Kami. Tayo. Bahagi ako. Join ako. Kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.